ka na bud. Tuloy na bang matatapos? Kung hindi ka pa familiar sa Kanabun, well, tiyak na alam mo ang musika na banda. Ang Kanabun Rock Band ay gumawa ng kanta para sa ilang opening at ending themes para sa anime. Ang pinaka-sumikat sa kanta nila sa Naruto Shippuden ay Silhouette, opening 16. At sumunod dito ang The Fabric Insider, hango sa novela adaptation na sa anime, ang Talking. At ang kasunod pa dito ang Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, ginabi sa second season anime Fighter Opening 2. At Karakuri Circus, ang pamagat ng kanta ay Haguruma Opening 2. At ang sumunod pa dito ang Saranzanmai, ang pamagat ng kanta ay Masara. At syempre ang Boruto Naruto Next Generations, ang ginabi sa unang ng Boruto ay Battle Road Opening 1. At syempre Kirari Rari Opening 11. At ang Boruto The Movie, ang theme song ay Diver. At syempre ang anime na Fire Force, ang pamagat ay Torch of Liberty, ginapi sa second season. Dahil dito, paulit-ulit na nakipagtulungan si Kanabun sa Shonen Royalty. Ang pinakabago ginawa nilang opening at ending team kasama sa trabaho ng banda ang anime na My Hero Academia Star Maker Opening 2. At syempre ang pinakabago ang anime na My Love Story with Yamada Kan sa Level 99. Ang mamagat ay Graduation. Ang pinakabago ang ginawa nilang kanta sa anime ay Zone 1 na The Bucket List of the Dead. Ang pamagat ng kanta ay Song of the Dead. Ginabi din siya sa ending sa first episode and at sa ending ng palabas. Noong Lunes, December 11 ng gabi, inanunsyo na ng rock band na Kanabun na ititigil na ng banda ang kanilang mga aktibidad dahil sa ikinagulat ng fans ng Kanabun itong Lunes lamang. Ang drummer na si Takahiro Koizumi at ang gitarist na si Haito Koga ay aalis sa grupo. Pagkatapos ang agency i-terminate ang kontrata, kinakansila ng banda ang lahat ng kanilang concert at napag-isipan ng Kanabun na magpahinga muna sila ngayon taon. Ang anunsyo ng website ng Kanabun ay tumutukoy sa isang ulat na inimbestigahan ang agency. Ilang araw na ang nakalipas, ang tabloid website na NewsPost 7 ay nagpost ng isang ulat noong December 7 na sinasabing ang drummer na si Koizumi ay nakikipag-date sa isang underground idol sa kanyang 20. Ang idol ay nabuntis noong nakaraang taon. Siya ay nagpalaglag. Sinasabi ng ulat na naging malayo si Koizumi pagkatapos niyang mabuntis, na nagsasabi na hindi niya masusuportahan o ang kanyang anak dahil sa kanyang agency. Sinasabi ng babae na inabot din ng maraming buwan na si Koizumi upang ibalik sa kanya ang mga ginastos sa papalaglag. Pagkatapos niyang unang sabihin sa babayaran niya ito at ginawa lamang ito pagkatapos niyang sabihin sa kanya na isinaalaalang niya ang isang debanda. Ang website ng Kanabun ay nakasaad na sinasabi ni Koizumi sa agency na ang ulat ay karamihan ay totoo. Ang agency ay, at si Koizumi ay nagpasya pagkatapos ng mga pag-uusap na si Koizumi ay aalis sa banda at nagpasya na kansilahin ang kanyang kontrata. Kasabay nito, sinasabi ng ahensya na nakatanggap din ito ng mga ulat ng misbehavior
ng gitaristang si Hayato Koga. Pagkatapos talakayin ang mga bagay tungkol kay Koga, napagpa siya nilang mahirap na magpatuloy siyang manatili sa banda. At kaya tinapos din ang ahensya ang kontrata ni Koga at aalis na si Koga sa banda. Mayroong din isang ulat tungkol kay Hayato Koga na nagsasabi, nakatanggap kami ng mga ulat ng hindi magandang pag-uugali sa kanyang pribadong buhay sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos, nakumpirmahin ang mga katotohanan, nagsagawa kami ng isang pakikipayanam sa kanya at napag-usapan at sinagot namin para ma-resolve ang isyo. Pumunta ako dito, sabi niya. Ipinaliwanag ang pangyayari. Gayunpaman, napagpasyahan na magiging mahirap para sa kanabun na ipagpatuloy ang kanilang aktibidad. At nagpasya ang Heavenland Music Corporation kansilahin ang kontrata kay Hayato Koga. Aka nga, sabi ni Koga, nais ko rin paalam sa inyo na aalis na ako sa Kanabun. Tungkol sa mga aktibidad ng banda mula 2024, sinabi ng ahensya na magpatuloy itong magkaroon ng mga talakayan upang makahanap ng paraan upang ipagpatuloy ang mga aktibidad or aka nga mga live performance, concert at iba pa nang hindi nakakahiya sa mga tagahanga o fans, at gumawa ng isa pang anunsyo sa ibang araw. Ang natitirang sa miyembro na Kanabun ay sina Maguro Taniguchi at Masabe Endo. Maraming salamat sa inyong pagpatuloy na suporta sa Kanabun. Gaya ng inanunsyo nung isang araw, nasa Hita Tus kami para sa natitirang bahagi na taon. Ngunit nais namin ipaalam sa inyo kung maaari kaming magsagawa ng mga pagtatanghal mula sa simula ng taon o hindi. Mula sa susunod na taon, nais namin ipagpatuloy ang mga ang gawain namin na live performance, concert na Kanabun kasama ang dalawang miyembro na sina Tunag Taniguchi at Masami Endo. Ngunit dahil kinakailangan upang maghanda para sa pagtatanghal, pasamantala naming suspindi ang mga live performance bilang panahon ng pagkakanta. Akangan ng Kanabun, asabi nila, muli taos puso kaming humingi ng paumanhin para sa anumang abala. Maaaring naidulot nito sa mga customer na nagpaplanong umattend sa mga concert ng nationwide tour at mga pagtatanghal ng Bokudan. Sa mga naghihintay ng yugto ng Kanabun sa kaganapan at sa lahat ng kasangkot, ang mga paghahanda para sa pagpapatuloy ng mga live na aktibidad ay magsisimula sa simula ng taon. May mga bagay na hindi malalaman hanggang hindi tayo nagpapatuloy sa ating paghahanda. Ngunit gagawin natin ang lahat para sa makabalik sa entablado bilang Kanabun. Kaya sana ay bantayan nyo kami. So yun lang naman ang guys, ang video sa araw na ito. Sana na-enjoy nyo. And yun lang naman ang latest update kay Kanabun, ang Japanese band yun. And naisipan ko lang gawan ito ng Tagalog version dahil alam ko may mga fans din ng Kanabun dito sa Pilipinas. And isa din na ako sa nakikinig ng mga music ng Kanabun. And ako nga pala sa SPH. Sana na-enjoy nyo. Bago tayo magtapos sa video na ito, i-like nyo ang video na ito kung nagustuhan ninyo. And mag-down na kayo ng comment anong masasabi nyo sa nangyari sa Kanabun.